Sa oras na ito ay tatalakayin natin ang panitikan sa panahon ng kilusang propaganda o yung panahon ng pagbabagong isip. Ay dumako tayo dito sa kaligirang kasaysayan sa panahon ng kilusang propaganda. Okay. Mas kilala ang kilusang propaganda sa panahon ng pagbabagong isip. Okay. Bakit nga ba tinawag siyang pagbabagong isip? Okay. Ito yung dahil sa nagising ang mga Pilipino sa ginawang paggarote. Ano yung ibig sabihin ng paggarote? Yung pagbitay sa tatlong paring martir, ito yung gumbursa. Okay. Sino-sino ba yung mga gumbursa? Ito ay sina Padre Gomez, Borgus, at Zamora. Okay. Okay. Dahil dito, mababasa natin sa kaligirang kasaysayan, ay nagkaroon ng liberals. Okay. Sino ba yung namumuno dito sa liberalismo? Okay. Si Governador Carlos Maria de la Torre. Okay. Na, dahil nga nagkaroon ng liberal, sa kupunan ang mga Kastila ay mas lalong naging mahigpit dahil dito. At nagkaroon pa rito ng pagbabanta sa mga Pilipino ang mga Kastila. Ngunit hindi nagpanaig ang mga Pilipino, okay, sa kanilang damdamin na kung saan yung pinalaganap ng mga Kastila na relihiyon ay napalitan, okay, ng mga akdang makabayan. At ito, gusto ng mga propagandista na magkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Okay, ito bagang ano ba yung mga layunin ng mga propagandista? Okay? Ang mga layunin ng kilusang propaganda ay magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Gusto magkaroon ng pantay-pantay sa ilalim ng batas dahil laging dehado ang mga Pilipino. Lalo na ang mga maralita o yung mga mahihirap o yung walang kakayahan na magbayad. Kasi noon, kapag mayaman ka, panalo ka at sa hustisya, laging mananalo ka. Siyempre, kailangan mong bayaran ng mga Kastila. Ayun ay isang maling pamamalakad ng mga Kastila sa ilalim ng batas. Okay. Ikalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Ikatlo, panumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes na Espanya. Okay. Panumbalikin upang magkaroon ng mata sa tamang proseso ng pagreresolba ng problema para hindi laging pabor sa mga Kastila yung hustisya na gustong makamit ng mga Pilipino. Okay. Sunod, gawing mga Pilipino ang mga kura, paroko. At ang ikalima naman ay ibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag, pananalita, pagditipon o pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang mga karaingan o yung mga hinaing. Okay, kasi noong unang panahon, ang mga Pilipino ay tikop ang bibig dahil sa takot. Okay, takot sa mga Kastila. Kaya't bumuo ang mga propagandista na mga layunin upang magkaroon ng pagbabago sa reforma ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang tanong, ito bang mga layunin ng kilusang propaganda ay nakamit nila? Okay, malalaman natin ito sa tahasang paghihimagsik. Sa panahon naman ito, nina Emilio Aguinaldo, nila Andres Bonifacio. Okay? Pero sa oras na ito, dito muna tayo sa kilusang propaganda. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa mga taluktok ng propaganda. Ano ba yung ibig sabihin ng taluktok? Ang ibig sabihin ng taluktok ay yung leader o yung mga nanguna. Okay, nanguna sa kilusang propaganda. Una na rito, si Jose Rizal. Si Jose Rizal yung na kung saan ang bumuo ng kilusang propaganda. Ang kaniyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Okay, ipinanganak si Jose Rizal noong Hunyo 11, 1961 sa Calamba, Laguna. Okay? Dito, ang kanyang naging unang guro ay ang kanyang ina, walang iba kundi si Teodora Alonso. Okay, nag-aral si Jose Rizal sa Ateneo de Manila. Nagsimula siyang mag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas. Okay, ano ba yung dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina? Ay upang magamot yung kanyang ina na may katarata. Okay? Ngunit nagtapos si Jose Rizal sa Universidad Central de Madrid at nag-aral din siya sa pamantasan ng Berlin, Leipzig, at Heidelberg. Okay?
Okay, sunod naman. Okay, kailan ba namatay o pumanaw si Jose Rizal? Namatay siya noong Disyembre 30, 1896. Okay, binaril siya ng mga Kastila o pinabaril siya ng mga Kastila sa bagong bayan na ngayon ay tinatawag natin na Luneta. At makikita natin din yung mga kanilang estatwa ano, sa Luneta nila si Jose Rizal. Okay, dito may sagisag din ginamit si Jose Rizal. Okay, itong laong-laan at dimasalang na ginamit niya sa kanyang mga panulat. At may isa pa rin siyang ginamit. Ito ay tinatawag natin na agno. Okay, ngayon naman ay dumako tayo sa mga akda ni Jose Rizal. Okay, una na rito yung Noli Mi Tangere na kung saan ito ay isa sa mga nagbigay daan laban sa mga Kastila. Okay, dito isiniwalat ni Jose Rizal sa Noli Mi Tangere ang maruming pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Okay, yung bulok na sistema. Okay, ito ay hindi inilimbag o inilathala sa Pilipinas, kundi sinulat ito ni Jose Rizal nung siya ay palipat-lipat ng bansa. Okay, kasabay nito yung pagsulat niya ng mga nobela, itong Noli Mi Tangere at El Filibusterismo. Okay, nung natapos ni Jose Rizal itong Noli Mi Tangere, ito yung ipinadala niya sa Pilipinas ng Patago. Okay, at pinadala niya ito ng Patago at Patago rin itong ibinigay sa mga Pilipino. Kaya ito nagsilbing daan laban sa mga Kastila dahil napakaraming isiniwalat dito sa nobela ni Jose Rizal. Okay? Ito rin ay naglalaman ng pag-ibig ni Crisostomo Ibarra, yung pangunahing tauhan dito sa nobela. At ang kanyang iniibig na si Maria Clara. Okay? Pero hindi lang ito tungkol sa ano, pagmamahalan ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara at yung bulok na sistema ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Naglalaman din dito yung mga Pilipinong naging mapagmataas sa sarili. Tulad ni Kapitan Tiago na kung saan hindi niya itinuturing yung sarili niya bilang isang Pilipino. Okay? Sunod naman na akda ni Jose Rizal ay itong El Filibusterismo. Okay, itong El Filibusterismo ay ito yung karugtong ng Noli Mi Tangere. Karugtong ng Noli Mi Tangere na tumatalakay dito ang bulok ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. At mababasa natin dito na halos panunuligsa sa mga praile o sa simbahan. At ang Noli naman ay sa lipunan. Ibig sabihin, ang El Filibusterismo panunuligsa sa mga simbahan at ang Noli Mi Tangere ay panunuligsa laban sa mga nangyayari sa lipunan. Okay? At dito, kapag ay kinalaban mo ang simbahan, pwede kang tawaging erehe. At kapag kinalaban mo naman ang pamahalaan, ang itatawag sa iyo ay filibustero. Okay. Ditong El Filibusterismo naging mabagsik. Okay, naging mabagsik ang nilalaman nito dahil sa okay, laban sa mga mapang-abusong mga praile. Okay, sunod naman na akda ni Jose Rizal ay itong Mi Ultimo Adios. Okay, sa Filipino, ang huli kong paalam. Okay, isinulat ito ni Jose Rizal noong siya ay nakakulong sa Fort Santiago. Okay, pinapalagay ng karamihan na itong Mi Ultimo Adios ay maihanay, maibibilang sa pinakadakilang mga tula sa buong mundo. At itong akda na sinulat ni Jose Rizal ay sinulat niya ito bago siya ipapatay ng mga Kastila. Okay, sunod naman na akda pa ni Jose Rizal, itong Sobre la Indolencia de los Filipinos. Ibig sabihin sa Filipino, hinggil sa katamaran ng mga Pilipino. Ito yung isang sanaysay na nagpapakita o yung tumatalakay sa mga kadahilanan kung bakit nga ba ang mga Pilipino ay masasabing tamad. Okay, isa-isay yan dito ni Jose Rizal. Okay, sunod pang akda itong Pilipinas dentro de 100 años o sa Filipino, ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ito rin ay isang sanaysay na kung saan naglalaman na darating yung panahon na yung lakas o yung interest ng mga Europa o ng mga Kastila ay hihina. At lalakas naman ang impluensya ng Estados Unidos na kung saan itong sanaysay na ito ay palagay o ni Jose Rizal
Okay, kung sakali man daw na magtapos yung pananakop ng mga Kastila, ang susunod naman daw ay ang Estados Unidos. Okay? Sunod pang akda ni Jose Rizal, itong El Consejo de los Dioses sa Filipino, ang kapulungan ng mga bathala. Ito yung isang dulang patalinghaga na nagpapahayag ng paghanga kay Cervantes. Okay? Sunod pang akda ni Jose Rizal ay ang La Juventud Filipino, sa kabataang Filipino. Okay. Ito ay isang tulang iniaalay ni Jose Rizal sa kanyang mga sa mga nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. Okay, University of Santo Tomas o mas kilala ngayon na UST. Okay, meron pa dito itong Junto al Pasig o sa Filipino, sa tabi ng Pasig. Isinulat niya ito nung siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Okay? At marami pa siyang mga akda na nailimbag o naisulat si Jose Rizal. Pero, yun ay mapag-aaralan nyo sa Rizal Life. Okay? May, kung may mga asignatura kayong Rizal Life, dun ay may isa-isa yung mga akda ni Jose Rizal at yung kanyang mga karanasan. Okay? Simula ng kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan o panahon ng kanyang pagkapanaw. Okay? Ngayon ay dumako naman tayo sa isa pang taluktok ng kilusang propaganda. Ito ay si Marcelo H. Del Pilar. Okay, kilala si Marcelo H. Del Pilar sa sagisag na Plaridel. Itong Plaridel na pinagmula ng salitang Plaridel o hinango sa kanya sa Bulacan. Okay? At ito pa yung mga sagisag panulat niya, Pupto, Piping Dilat, at Dolores Manapat. Okay? Okay. Bakit ba napakahalagang gumamit ng mga sagisag panulat o pen name? Ito yung dahil upang hindi sila makilala o mahuli ng mga Kastila. Okay? Ipinanganak siya noong 30 ng Agosto taong 1850. Okay? At ang kanyang mga magulang ay sina Julian H. Del Pilar at bilang isang kilalang manunulat sa Tagalog, at ang kanyang ina ay si Ginang Baisa Gatmaitan. Okay? Nagsimula si Marcelo H. Del Pilar na mag-aral sa kolehiyo ni Ginoong Flores at nakapagtapos o pagkatapos ay lumipat sa kolehiyo ng San Jose. At dito, di rin siya nagtagal ay lumipat siyang muli sa Universidad ng Santo Tomas. Kaya makikita natin sa kasaysayan, napakaraming mga bayani ng Pilipinas na nag-aral sa University of Santo Tomas. Okay, itinatag niya ang dyaryong Tagalog. Kaya tinagurian si Marcelo H. Del Pilar na ama ng dyaryong Tagalog. Okay? Na kung saan dito naglalathala o inilalathala ni Marcelo H. Del Pilar yung kanyang pagiging makabayan. Okay? At dahil dito, si Marcelo H. Del Pilar ay isa sa pinakamaanghang magsalita tumulig sa laban sa mga Kastila, ay minabuti niyang umalis. Okay, patungo umalis patungo sa Espanya upang hindi maabutang ipatapon ng mga prayle. Kasi maraming mga propagandista at mga Pilipinong ipinatapon sa iba't ibang bansa dahil kinakalaban nila ang mga Kastila. At 'yun ang isa sa mga naging dahilan kung bakit ibang manunulat ay ipinatapon sa Barcelona, sa Espanya at marami pang iba. Okay, nung dumating si Marcelo H. Del Pilar sa Espanya, nakilala niya dito si Graciano Lopez Aina, at nga si Graciano Lopez Aina ay patnugot ng La Solidaridad, ay naging katuwang niya dito si Marcelo H. Del Pilar. Okay? At nung namatay naman si Marcelo H. Del Pilar, namatay siya sa Espanya na. Okay, namatay siya sa Espanya sa sakit na panunuyo. Ngunit bago binawian ng buhay si Marcelo ay may ipinagbilin siya. Yung pinagbilin niya iparating sa kanyang pamilya o anak. Okay? Yung tagubili na ito ay yung sabihin mo sa aking pamilya na sila hindi ko na napagpaalaman. Ibalita niyo ang kapalarang ating mga kababayan. Ipagpatuloy ninyo ang pagtuklas na ginawa at kagalingan ng ating bayan. At dahil dun sa tagubilin na yun, ay mas lalong nakilala si Marcelo H. Del Pilar.
At dito, kaya siya ay nagkaroon ng sariling tatak, pitak sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay? Okay? Dumako naman tayo sa mga naging akda ni Marcelo H. Del Pilar. Una na dito yung pag-ibig sa tinubuang lupa. Itong pag-ibig sa tinubuang lupa ay isang isinali ni Marcelo H. Del Pilar na tulang Kastila na amor patrio ni Rizal na nagpalathala noong Agosto 21,882 sa dyaryong Tagalog. At sunod naman akda ni Marcelo H. Del Pilar ay itong kaiigat kayo o kaiingat kayo. Ito yung isang paborito at patuyang tulig sa at tugon sa mga tulig sa ni Padre Jose Rodriguez sa noli ni Jose Rizal. Itong kaiigat kayo, ibig sabihin, yung panunuligsa sa mga praile. Okay, itong kaiigat kayo. At ang sunod naman ay itong dasalan at tuksuhan. Itong dasalan at tuksuhan ay hawig sa katesismo. Subalit ito ay pagtuya sa mga praile na inilantad sa Barcelona. Ang mapapansin natin, itong mga akda na nailathala nila Marcelo H. Del Pilar at ng iba pang manunulat ay galing sa ibang bansa o inilathala sa ibang bansa. Ito nga yung dahil sila ay patagong lumalaban sa mga Kastila at yung mga ipinatapon ng mga Kastila sa ibang bansa. Okay. Paano ba sila nagkakaroon ng komunikasyon? Hindi pa naman uso nun ang telepono. Hindi pa uso nun ang chat, internet, wifi. Okay. Ang paraan ng kanilang komunikasyon ay itong liham na kung saan ay syempre matagal yung proseso o matagal yung panahon bago nila matanggap yung liham. Pero wala silang choice. Kundi yun ang gawin nila. Gayunpaman ay marami silang nagawang akda laban sa mga Kastila. Itong mga paksain nilang makabayan. Okay? Sunod, ito pang mga akda ni Marcelo H. Del Pilar ay itong kadakilaan ng Diyos. Okay, itong kadakilaan ng Diyos ay ito isang hawig pa rin sa katesismo. Subalit ito ipagtuya, tuya pa rin laban sa mga praile. At ang sunod naman ay ang sagot o sagot ng Espanya sa hibig ng Pilipinas. Ito yung isang tulang nagsasaad ng paghingi ng pagbabago. Ngunit ang Espanya ay napakatanda na at napakahina na upang magkaloob ng anumang tulong sa Pilipinas. Okay? Mahina na yung yung lakas ng mga Kastila sa Pilipinas. Ito na yung palipas, patapos na yung 333 years ng mga Kastila sa Pilipinas. Okay, sunod naman tayong manunulat. Okay, isa pang taluktok ng kilosang propaganda, si Graciano Lopez Haina. Okay, isinilang si Graciano Lopez Haina noong December 18, 1856. Okay, at isa sa pinakadakilang bayani at henyo ng Pilipinas. Okay, hinahangaan ng kanyang angking talino at ang kanyang talino ng mga Kastila at Europeo. Okay, si Graciano Lopez Haina ay mas nakilala. Okay, nakilala bilang isang mahusay na mananalumpati. Gayunpaman, may mga nailimbag pa rin naman si Graciano Lopez Haina ng mga akda. At itong mga talumpati ni Graciano Lopez Haina ay tinipo ni Remedio Garcia. Ay sunod pa, okay, si Haina ay umalis sa Pilipinas noong 1887 sa tulong ng kanyang mayamang tiyuhin na si Don Claudio Lopez upang makatakas sa pagpaparusa sa kanyang mga kaaway. Inuunahan na agad nila, gagawin pa lang ng mga Kastila na una nang umalis ang mga Pilipinong manunulat noon. Okay, sa Barcelona ay itinatag niya ang kauna-unahang magazine, ang La Solidaridad. Ito yung naging pahayagan ng kilusang propaganda. Okay, na hindi naglaon ay naging opisyal na bibig ng Asosasyon Hispano-Filipina na kung saan binubuo ng mga Kastila at Pilipino na siyang lumalakad sa pagbabago ng reforma sa Pilipinas. Okay? At dito sa itong La Solidaridad na banggit ko kanina na naging katuwang niya dito si Marcelo H. Del Pilar. Okay? Ngayon dumako naman tayo sa mga akda ni Graciano Lopez Haina.
Ano ba tong pributod? Ano ba ibig sabihin ng pributod? Okay, ibig sabihin ng pributod, priling, malaki ang tiyan. Bundat ang tiyan. Okay, ang pributod, ito yung naglalarawan ng mga naglalarawan sa mga paring prile. At naglalaman rin ito ng kawalang hiyaan na ginagawa ng mga alagad ng simbahan. Ano? Yun yung pributod. Okay? Akda pa ni Graciano Lopez ay na, na kung saan yung iba dito ay mga talumpati na. Okay? Itong Lahiya del Praile at everything is hambog. Okay? Lahat ay kahambugan. Okay, dito ipinapaliwanag ni Lopez Haina o Graciano Lopez Haina ang mga kapahamakan at kabiguan na pwedeng mangyari sa babae kapag pinakasalan nila ito o pinakasalan ang Kastila. Ibig sabihin lang, yung mga pangako ng mga Kastila sa kanilang iniibig ay maaaring kasinungalingan. Okay? May mga akda pa si Graciano Lopez Haina. Itong sa mga Pilipino, isang talumpati na ang layunin ay mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino na maging malaya, maunlad at makamit yung karapatan nila. Okay? Ito na may talumpating paggunita kay Columbus. Okay, yung paggunita dito sa mga Amerikano. Sunod, ang En Honor del Presidente Morayta de la Asociación Hispano-Pilipino. Okay, ito yung pinuri ni Graciano Lopez Haina si General Morayta sa pagpapantay niya sa mga tao, yung pagtingin, okay, ng pantay-pantay na pagtingin sa mga tao. At ayan, mababasa pa natin ang iba pang akda ni Graciano Lopez Haina. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang mga umanib na mga propagandista o umanib sa kilusang propaganda. Isa na rito si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay isang parmosyotikong dinakip at ipinatapon ng mga Kastila sa Espanya. Sumanib siya sa kilusang propaganda o umanib at nag-ambag ng kanyang mga isnulat sa La Solidaridad. Okay, yung mga ambag niya. Okay, at dito, ang mga paksa ng kanyang mga akda ay halos natutungkol sa kabutihang pag-uugali ng mga Pilipino at tumutuliksa pa rin laban sa mga maling pamamalakad ng mga Kastila. Okay, may ginamit ditong sagisag panulat si Antonio Luna itong Tagailog. Okay. Namatay si Antonio Luna sa gulang na 33. Okay, noong ikapito ng Hunyo 1899. Okay, pinatay siya di umano ng mga tauhan ni Aguinaldo. Ito na yung ano, yung parang may mga balak o may mga itim na balak para sa pamahalaan o gusto nilang mamuno sa pamahalaan o sa bansang Pilipinas pero sa maling pamamaraan. Okay. Sanhi ng mabilis niyang kabantugan na naging kaagaw niya sa pagtingin ng bayan. Okay. Kaya yung sinasabi, palapalagay, na siya ay ipinapatay ng mga tauhan ni Aguinaldo. Na kung sino si Aguinaldo, pinapalagay na kauna-unahang pangulo ng Pilipinas. Okay. Okay, dito naman tayo sa akda ni Antonio Luna. Okay, itong Noche Buena. May Noche Buena rin dito sa ano, sa No Limit Tangere. Okay, pero itong Noche Buena ni Antonio Luna ay naglalarawan ng mga tunay na buhay ng mga Pilipino. Yung tinutukoy ko naman na Noche Buena dito sa No Limit Tangere, ito yung pagkikita ng anak ni na si Basilio at si Sisa. Kaya lang yung pagkikita nila ay yun na pala yung pagpanaw ni Sisa. At dito rin ay nakita rin o natunghayan ito ni Elias. Okay, sabay na inilibing ni Basilio ang kanyang ina na si Sisa at si Elias. Ipinag-utos. Okay, yung sa Noche Buena. Noche Buena ibig sabihin yung magpapasko na nun. Okay, okay, ikalawa naman si De Bierten. Ibig sabihin naglilibang sila. Ito yung isang pagpuna sa sayaw ng mga Kastila na halos di maraan ng sinulid sa ang pagitan ng mga na nagsisipag sayo. Ibig sabihin, kapag nagsasayo, siksikang masyado. Okay, sunod, La Tertulia Filipina o sa piging ng mga Pilipino. Ito naman ay naglalahad ng isang
kaugali ang Pilipino na ipinapalagay niyang lalong mabuti kaysa sa kaugali ang Kastila. Ibig sabihin lang, mas nakahihigit ang pag-uugali ng mga Pilipino kaysa sa mga Kastila. Poor Madrid. Ano ba ibig sabihin itong Poor Madrid? Ito naman yung tumutulik sa mga Kastilang nagsasabing ang Pilipinas ay lalawigan ng Espanya. Ngunit ipinapalagay ng Banyaga kapag sinisingala ng Celio. Okay? Sunod, La Casa de Hospedes. Ito yung naglalarawan ng isang pangaserehan na ang kaseray, naghahana at nangangaseray, kundi hindi upang kumita, kundi upang may hanap na mapapangasawa ang kaniyang anak. Parang ano to? Parang kumbaga sa palengke, inihahalay mo yung mga anak mo para makahanap ng mapapangasawa. Okay. Isa ring paraan upang pagkakitaan ng pamilya. Impressionist, ang impressionist naman ay ito'y isang naglalarawan ng iba yung kahirapang dinaranas ng isang mag-aaral na naulila sa amang kawal. Okay, yun yung mga akda ni Antonio Luna. Okay, sunod naman ay si Mariano Ponce. Okay, si Mariano Ponce ay naging tagapamahalang patnugot, mananalambuhay at mananaliksik ng kilusang propaganda. Ang kanyang mga naging sagisag panulat ay Tikbalang, Kalipulako at Naning. Okay? Ay, itong si Mariano Ponce, okay, ang kanyang mga naging akda ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, ang karaniwang paksa ng kanyang mga sanaysay. Okay, tungkol sa edukasyon. Okay, inilahad dito ni Mariano Ponce ang pang-aapi ng mga Banyaga at ang mga karaingan ng bayan. Ang ilan sa kanyang mga akda ay naiambag sa panitikang Filipino. Okay, ano ba yung mga akda ni Mariano Ponce? Okay, itong alamat ng Bulacan, pag sinabi nating alamat, pinagmulan ng lugar o pinagmulan ng isang bagay. Okay, itong alamat ng Bulacan. Okay, pagpugot kay Longino na isang dulang Tagalog na itinatanghal sa liwasan ng Malolos, Bulacan. At ito pa, meron pa, sobre Filipinas at ang mga Pilipino sa Indochina. Okay? Okay, may isa pang umanit sa kilusang propaganda. Si Pedro Paterno. Okay? Si Pedro Paterno ay isang scholar, dramaturgo, mananaliksik at novelista ng mga kilusang propaganda. Sumapi rin siya sa kapatiran ng mga Mason at sa Asosasyon Hispano-Pilipino upang itaguyod ang layunin ng mga propagandista. Mahaba yung panahon ng kanilang pakikibaka para lamang maitaguyod yung karapatan ng mga Pilipino. Ito na nga yung mga layunin na kilusang propaganda. Okay, siya ang unang manunulat ng Pilipino na kalaya sa sensura para sa panitikan noong mga huling araw ng pananakop ng mga Kastila. Okay, ano ba yung mga akda ni Pedro Paterno? Itong ninay, ito yung kauna-unahang nobela panlipunan sa wikang Kastila na isinulat ng isang Pilipino, walang iba kung hindi si Pedro Paterno. Okay, sunod, Ami Madre, ibig sabihin sa Pilipino, sa aking ina. Ito yung nagsasaad ng kahalagahan ng isang ina na nagiging malungkot ang isang tahanan kung wala ito. Kahit naman siguro sino ano, kapag wala yung magulang natin, nanay natin, ay nagiging malungkot tayo at hindi naman habang buhay kapag wala yung ina natin ay matigas ang puso natin. Ano? Okay? Sampaguita e Posillas Barrias. Ito naman ay yung mga tula na nagawa ni Pedro Paterno ay dito tinipon. Itong Sampaguita e Posillas Barrias. Okay? At ang huling umanid sa propaganda o kilusang propaganda ay si Jose Maria Panganiban. Ikinubli ni Jose Maria Panganiban ang kanyang tunay na pangalan sa ilalim ng sagisag na Homapa. Okay? Kilala rin siya sa pagkakaroon ng memoria fotografika at siya ay sa halos kabilang sa mga kilusang makabayan. Okay? Ang mga naging akda ni Maria Panganiban o Jose Maria Panganiban, ang lupang tinubuan, sa aking buhay,
su plan de estudyo at en pensamiento. Okay, yun yung mga manib o iba pang mga propagandista sa panahon ng kilusang propaganda o yung pagbabagong isip. Okay, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, kung sakaling may mga katanungan o paglilinaw, maaari kayong mag-comment dito sa YouTube na. Okay, para masagot ko kung ano yung mga paglilinaw at pagtatama ninyo tungkol sa aking mga tinalakay. Okay, muli, maraming salamat sa inyo at paalam.